Ayun no, meron na naman akong napasayang customer ngayon dahil sa ginawa kong design na special para sa kanya occasion na sushi maki platter tray. Ayan guys. Tara po, samahan niyo po ako, ipapakita ko po sa inyo paano siyang ginawa. 6 na rolls po yan, ayan, papakita ko sa inyo. Yung unang rolls, binagalan ko muna para makuha niyo po paano siya gawin. Paulit-ulit lang naman po yan kasi 6 na sushi rolls po yan. Ang laman ng isang platter tray na malaki na yan. Ayan, guys, sana makuha niyo po para magkaroon kayo ng ideya kung gusto niyo po magbenta ng California Maki. Kahit dito lang kayo magsimula, malaking bagay na po yan. Ganoon. Simple lang, oh. Dali lang niyang ano, makuha, di ba? Pag na kayong aalis, binilisan ko na to. Ayan, matatapos na rin po ito agad. Ayan, oh. Paulit-ulit lang naman yan. Nori, the special sauce, mangga, pipino, crab sticks, tapos rolls. Ayan, oh. 6 na beses yan na paulit-ulit, guys. At sana nagustuhan nyo po ito. Sineshare ko lang naman po sa inyo yung mga simpleng ganito na pwedeng pagkakitaan din. Ayan, guys, oh. Paganda yan, mabilis, yun Ayan o, tapos iniwa ko na, ipe-plating ko na guys, tingnan nyo po, ayan. Tapos yung parte na ano po guys, na maglalagay na tayo ng mayo sa ibabaw, binagalan ko na rin po yun para makita nyo po kung paano ko po siya i-plating. Ayan, ang tawag ko sa plating ko na yan is illusion plating, ayan, diba? Pauso lang ako guys, sana natawa kayo konti. Ayan guys, tingnan nyo, ayan. Yun. Tsaka guys, lagi nyo sasamahan ng puso tapos ng vision kung paano nyo mapapaganda yung ginagawa nyo para yung customer nyo isumulit. Baka sa sobrang ganda ng ginawa nyo, recommenda pa yung ginawa nyo kasi nga ginawa nyo special yung special location nila. Ayan o, tingnan nyo guys. Kasi ako, ganun ako eh, kapag alam kong pang-occasion yung order sa akin, ginagawa ko talagang special yan, guys, yan o. Tingnan nyo. Ayan o, bilis na. O, na-plating ko na siya, na-adjust-adjust ko lang. Tapos yung mga, ano niya, yung mga lettuce niya. Ayan, guys. Nalagyan ko yung mga side niya, mga gilid niya, para colorful tingnan. Guys, yun, konting adjustment tapos lagay sa mga kulang, ayan guys, tapos yan, naglagay na ako ng special sauce, ayan guys, ayan o, no, kala mo, ano, professional talaga, kala mo may alam talaga sa ano eh, sa decoration eh, ayan guys, imagination ko lang naman yan, sarili ko lang, ano ko lang yan, diskarte. Pero after ko naman yan matapos guys, pinicture ako yan tapos sinend ko doon sa customer. Yun, tuwan-tuwa siya. Excited na daw siya. Ayan o. Ayan, nilagyan ko na yung ano, gitna o. Ayan o, binilis ako na konti o. Ayan guys o, tingnan nyo. Sana nag-enjoy kayo guys ha. Ayan o, tingnan nyo. Napakasimple lang naman eh, diba? Tapos kapag ka kayo gumagawa rin yan, mag-invento rin kayo kung anong design ang gusto nyong gawin. Kung anong maganda sa paningin ninyo. Tsaka huwag kayong mag-alala guys. Kung makriticize kayo ng mga veterano na sa pagsusushi, iyaan mo sila guys. May kanya-kanya tayong diskarte sa mga ginagawa natin. Kung pangit sa kanila yung ginagawa nyo, eh, pabayaan nyo sila basta kayo maganda sa inyo. Ayan o. Yun ano nyo. Ayan guys o. Basta sa industriya na pagsusushi, gawin mo lang yung the best mo at siguraduhin mong mapapasaya mo yung customer mo. Yan, tapos nilagyan ko siya ng sesame seed yan kasi ayan yung nagpapa-sparkle niyan. Kapag ka binidyoan mo tapos pinicturean mo. Makikita mo yan sa video kasi ano siya, para siyang kulisap. Ayan o.
Yun, tapos na guys. Ayan na, oh. Finished product niyo. Napakaganda, di ba? Maraming salamat sa panonood. See you sa next video.